Okay. Alright, let's go. Alright. Yeah. Okay. Yun, so, ano, magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah. Ano. Kami ang, ano, kami ang GB. It's X, Icon X Fam. Ito, yung podcast namin. Sana ma-appreciate nyo lahat. Pag-uusapan namin tungkol sa lahat ng mga kasikatan namin, lahat ng mga proseso bago kami naging ganito. Yes. Simulan natin sa isang tanong. Ito, sasagutin natin lahat isang tanong. Ano yung naging inspirasyon mo para magpatuloy? Tanong muna natin si Barong Bakay. Siguro naging inspirasyon ko magpatuloy yung anak ko pa. Yung anak mo? Okay. Nice. Ayos yan. Lahat naman. Si, di ba, may ilan taon na si Hayes? Tatlo. Isa pa lang anak mo, di ba? Hindi mo na dadagdagan ba? Huwag mo na. Huwag mo na. Tama na. Tama naman. Tsaka bata ka pa naman. Oh, yes. Ilan taon ka na? 20. Oh, ikaw pa rin, Dabs. Sa akin, parang yung ano, yung buong grupo. Yung samahan talaga. Bakit? Bakit? Kung parang mas maganda, mas solid pag yung lalo tumatagal. Tama naman yun, tama. Tsaka yung grupo kasi parang naging pamilya mo na. Pag-alang pamilya na. Ikaw parang Junes. Ako. Hello sa inyo. Parang Junes, diktador. Ano yung naging inspiration mo para makarating ka sa ganyan? Magpatuloy sa dito, sa buhay, gano'n. Mm. Yes. Ba, siyempre, bata pa tayo para tayo minto na agad sa mga gusto natin. Tama naman yan. Marami pa tayong ano, kasi matatanda pa tayo. Mm. So maganda yung tayo, may mga nagagawa na agad ng mga kakaiba. Mm. Mga ganito. Masaya lagi tayo, walang stress sa buhay. Tama yan. Yeah, I love you all. Yeah. Ikaw pa din. Ayun, sa akin naman eh, ano, naging inspiration ko eh, paglaglag ko sa bangbang. Kasi paglaglag ko sa bangbang, syempre ang bangbang madumi yan. Mabaho. Ayun yung mga naging sakripisyo. Pinag-aralan kong umahon sa bangbang na yun. Ito, medyo nasa proseso na ako ng pag-ahon. So, bangbang yung naging inspiration ko. Ikaw ba, di? Kaya pala naging bangbang yun. Parang J.A. Bambang. Bambang naman. Bambang. Pwede mo bang bambang bambang sa oras ng gabi sa mga naiinig na ang bambang po ay sa mga inisip nyo, mali po yun. Anong bambang pa rin, Javel? Bambang. Iyon yung kanta ng ano. Bam. Hindi naman pwede mangarap ka rin ng pangarap. Kailangan suportahan mo din yung sarili mo kasi yung sarili mo din ang gagalaw sa pangarap mo. Yeah. Para gumalaw, yan. Tama. Saka nasa proseso lang tayo lahat ng ano. Wala naman nagtatagumpay eh. Lahat nasa stage ng process lang lahat. Pag nagsalita ka lang tapos, ibig sabihin, parang okay ka na sa lahat. Siyempre. Dapat patuloy lang tayo parang nag-aaral. Explore. Yan. Hindi tayo pwedeng huminto sa ano, sa isang pangarap lang. Kailangan damihan natin. Dapat madami. Kasi, dami ang sasabi na libre lang mga harap, di ba? Tama. No. Pero masama mo din ang galaw, siyempre, di ba? Walang halong sorte. Kilos na. Kilos na. Pangarap ka na lang, di todo mo na. Wala namang bayad din. Kasi sabi nga ni Kaalaman, kung meron kang alam, hindi ka malalamangan. End the story. Goes like this.
Kuya Moise, ka naman. balance ni Mayuga. Kapag down ka sa sarili mo, may dalawang... Ba't yung may ano yung sakit yun ah? Down syndrome. Gusto kong maaangat. Dalawang, may dalawa lagi nakabang dyan. Ang isang nakabang ay yung talagang nakasuporta sa'yo na gusto kong umangat. At dalawang iniintay ka magkamali. Yeah. Yun yung isa. Yun yung isa. Yeah. Ito yung pangalawa. Yeah. Isa yung nakasuporta lagi sa'yo. And na isa, talagang kahit hindi niya sinasabi sa'yo na suportado ka, di ba, konting ano-ano. Pero nakasuport yun lagi sa'yo. At isang nakabang lagi. Para sa pagkakamali. O para magkamali ka. Yun. Tapos sa kanila pagkwekwentuhan. Kumbaga sa kanta nga ni Glock na yun eh. Bakit ang nais natin ay malaman ang baho ng iba? Mga ganun bang style? Kailangan lang is ikaw lang sa sarili mo. Sarili mo lang ang tutulong sa'yo para makaangat ka. May tutulong sa'yo pero sarili mo lang din ang oh, tama kailangan ng... Tama yan. Kalaban mo lang din. Kasi minsan meron dadating pa sa'yo buhay na di ka kaya tulungan ng kamag-anak mo, ng kapatid mo, ng tatay mo. Makakaway ko kasi. Wala din naman, nangyari din yun sa akin. Kapag wala din niya kami, paano ang gagawin ko? Di, kamang magalit ako na hindi ako binibigyan ng pera. Abay, sad ha. Matanda na ako. Tsaka yun yung kailangan mo itatrabaho na ba? Nasa ligto ko lang yung magtrabaho. Tsaka yun yung magpapatag sa'yo. Yung ano, tinutulungan mo yung sarili mo. Tsaka, kapag once na may idea ka, kailangan mong gawin, kailangan mong itry. Yes. Kasi kapag paistakan mo yun sa isip mo, wala. Wala. Mm-hmm. Walang mangyayari. What if boom pala yung naisip mo? Mm-hmm. Hindi mo na-try. Mm-hmm. Yun. Sa, yun lang. At, sa'yo naman. Back to you, bro! Ano nang kasunod? Ito lang maano sa mga Pinoy eh. Talagang pangit ng sarate eh. Doon tayo nakapokus sa ano, mga pagkakamali ng ano. Lalo po nagkamali yung tao, nawawala na yung mga ginawa niyang tama sa'yo. Yun. Pero, ganun talaga ang buhay eh. Nakadepende talaga sa sitwasyon. Hindi naman natin masasabi na ay ganito yan. Siguro magagawa ng tao yung ganito kasi may dahilan yung mga nangyari sa buhay ng dalawa. Ganun. Kaya, siyempre, back to you guys. Yeah. Ayan, kumbaga yun nga, sabi ni parang Jamil, parang maraming taong ano, lumilingon lang isang pagkakamali ng isang tao. Yes. Gumawa ka ng mabuti, hindi nila napapansin. Pero gumawa ka naman, nagkamali ka, doon nila na-appreciate. Kumbaga parang mas pansin nila yung mali mo kaysa sa tama. Kaysa sa tama. Sa dami ng tama, yung mali yung... Yan. Yung mali pa nakikita. Kaya basta tayo gumalaw ng sariling atin hanggat wala tayong tinatapakan na tao. Tama. Tsaka syempre, nag-ugway. Lahat na mabuti. Yes. Amen. Amen. Okay. Twins, kapatid ko si Batay. Yeah. Pero plano nga natin kanina, pwede lang eh. Oo, pwede lang biglang nagkaaba. Ay, sinabi ko yung bang-bang, akala ko, funny pa rin yun. Ay, nilang seryoso. Pero parang ganun din yun. Ano yung nabago kumpara nun? Sa ngayon. Sige, ikaw muna ba kayo kasi wala. Yeah. Box, introduce yourself. Hindi, ibayin naman natin ang una. Si Bakay naman muna. Ikaw. Oh, sige. Wag naman ako, si Jerome naman. Si naman Jerome, ikaw din yun, ha? Ano yung nabago sa'yo? Kumbaga, kumpara naman sa ngayon. Siguro marami nagbago sa akin. So, noon kasi, mga siguro, buhay pa nanay ko. Parang asa din talaga kami doon sa nanay ko.
tao yung kuya ko na-apektuhan ng sobra. Mm-hmm. Hanggang ngayon parang hindi pa niya na tatanggapin. Hindi pa niya nakakalimutan. Kasi lalo, iba rin naman yung pinagkamatay ng nanay ko. Mm-hmm. Hindi basta-basta sakit lang. Mm-hmm. May gawa na din ng tao. Mm-hmm. Kasi yun, yung ngayon parang unti-unti kong nare-realize yung sinasabi ng magulang ko ng nanay ko na oo, tama. Parang nagtutugma-tugma nung nararanasan ko na mm-hmm. na mahirap mga pag kami na wala kayong mamanahin. Mm-hmm. Paano na kayo kung wala kayong alam mm-hmm. sa mundo na trabahuhin? Mm-hmm. Tama. Naranasan, marami din ako naranasan nun. Simula nung wala nanay ko. Hirap, mahirap bago makalimot. Tsaka yun naman yan, no? Yun naman yung siguro ay basta everything happens for a reason nga. Kumbaga parang nangyari sa'yo yun, kumbaga masama man yung nangyari sa'yo yun, kumbaga parang may reason si God. Tsaka yung ngayon, yun, nagwago. Marami nakakapundar ako. Kumbaga naging mas matatag ka. Nakaipon, no? Naging mas matatag ka. Nalulusot na yung mga problema na akala mo hindi mo kaya nagpasan. Tama yan. Strong. Nice. Congrats, bakay. Marandabs. Marandabs, pakisigitin ka lang. Nagtatago ako kasi sabi. Hindi ka nakikita dito sa video eh. Ayan, Marandabs. So, wala ito kasi si Marandabs, kumbaga yan o. Si Marandabs ay para pang... Diyos panalo. Hindi siya... Hindi siya ma-share sa amin. Kaya kumbaga sa ngayon lang. Ano namin, ang busog na namin. Sa amin sa share talaga yung nagbibideo. Wala siya sa ano. Alas sa camera talaga. Ang miyak yan, play mo music. Si Parang Dabs, may mga tinatago din yan eh. Anong? Ano yung? Kumbaga, ano yung nabago sa'yo kumpara nun sa ngayon? Marami na talaga. Hihihila sa magulang. Oo. Habang lumiedad, kailangan na muna ng trabaho. Bawal ang patamad-tamad. Tapos eh, nung nakapagtrabaho naman ako, medyo nakapagbigay sa magulang. Medyo umuhoy yung sistema sa bahay, tsaka sa buhay. Ang nawala lang, sa ngayon, ay yung trabaho ko sa labas. Kesa yung trabaho dito, mas masarap dito magtrabaho dito sa atin. Tapos eh, syempre, yung bonding time ng pamilya, tapos bonding time natin. Kaya yun, may ipon din, kahit pa paano. Kumbaga na bago sa'yo ngayon eh, parang yung mga hindi mo nakukuha dati. Kumbaga din man kahit malalaking bagay, kumbaga hindi mo nakukuha dati. Kumbaga yung hindi kaya ibigay ng magulang. Pero yung pagbibigay mo sa magulang, kumbaga parang pagbalik na rin na sukli yun eh. Kumbaga isang achievement na rin yun. Tama yan. Parang Jones. Tatago ko rin parang Jones dito kamer eh. Dati ako yun. Magdago sa Mateo na. Dati, ako'y tambay, ako'y pahingingi ng pera sa nanay ko. Pag ako'y dinabigyan, ako'y... Bawala! Babasal! Bawala. Hindi, joke lang. Di, yun niya. Siyempre, paaral ka naman. Pagsak ako ah. Ay, wala. Hindi naman. Kasi nung ako ay... Pagka-graduate na, sabi natin ba? Ay, kayo pagka-graduate na, trabaho ka ah. Hindi ka pinapatambay-tambay. Hindi ako nagtrabaho ka. Ayun, mas naging magandang trabaho. Sa tagal ding, puro iba ibang trabaho eh. Gano'n. In short kay parang yun din. Parang dati eh syempre mga patambay-tambay siya tapos hindi pa niya alam kung saan pa siya tutungo. Pero kumbaga day by day na lumilipas eh para na nakikita mo kung ano ba yung kailangan mo bagong sa sarili mo. Kaya syempre ganoon naman talaga. Ayun. So ikaw naman. Ako naman. Yeah. Ayun. Commercial muna. Ram, pure, cornstarch. Commercial muna natin dito, ayan o. This song is brought to you by Tutan's Hotdog sa presyong abot kaya sa size na hindi mo kaya. Masarap ibaon sa bagong taon. Ayan. Back to you guys. Yo. Ayan, sa akin naman, yun.
Nung bata pa ako, siyempre. Bata pa ako, tinuruan ako ng lolo, umatanggo. Kaya pinagsama-sama ko. Mali. Eng! Nagkakasama ko. Ayun nga, nung bata pa ako, siyempre, lahat naman tayo nangangarap. Ayun, pangarap ko talaga nun eh, doktor. Yun! Ito ba naman, doktor. Ano pangarap ko pa? Siyempre, pinangarap ko din yung mga mataas-taas, piloto. Yun! Ano mas mataas? Eh ngayon, kaya yung lumipad. Yan. 5-inch lang. Ayan, sa tapos nung nag-high school ako, yun medyo parang parang naiiba na tayo pa. Medyo parang nagbago bigla. Tapos nung nag-college naman, parang nawawala na. Nawawala na kasi kumbaga pinasok kong course industrial design, syempre kumbaga wala doon sa pangarap ko na doktor o piloto. Syempre, tapos hindi naman kaya nang ganun ka, no. Kumbaga dati syempre di nawala na ako ng ano, kumbaga hindi mo sa nawala ng pangarap, kumbaga parang naguluhan na ako sa sarili ko. Tapos yun, parang, syempre, asa sa magulang nga. Tapos, hanggang sa pagka-graduate, bago ako gumraduate, ano na yun, may plano na ako nun, pupunta ako ibang bansa. Kasi sasama na ako nung boss ng pinag-OJT-an ko eh. Tapos pagkatapos nun, after nung graduation ko, may sakit kasi si mama. 10 days after nung graduation ko, namatay si mama. Ayun, mama, ano naman. Ganyan niya po ang inyong katang, nga lang bait po. Bait po, o, yun. Dinalabas ang bahay. Tapos eh, tamang brush ano. Ayun, lahat ng pangarap ko, lahat ng plano ko sa buhay, parang nabago lahat ba? Parang nawala lahat, na-cancel lahat. Kumbaga parang nakalista na sa lahat sa mga sa notes ko yung gagawin ko after graduation, nawala lahat yun kasi nga nung nawala si mama. Tapos nawala na ako ng pag-asa sa buhay, ganyan. Inano ko pa nga eh, kumbaga nagkaroon pa ako ng attempt na gusto kong sumunod sa nanay ko. Sobrang depressed ko na nga nung wala na akong magulang talaga eh, saan pa kami aasa. Ayun, tapos eh parang nag-waiter ako. Waiter kasi pinakayo ko talagang trabaho yun. Talaga nung bata pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko, hindi ako mag-waiter. Eto, nakapag-waiter ako nung pagka after graduation ko. Ayan, tapos eh... May bagay rin ako, isang buti. Ayun, kumbaga syempre, kumbaga yung nalaman ko na din ang tanginas, hindi pala biro din ang maging waiter. Tapos after noon, nag-ano naman ako, TV5. Yung? Tapos yun. Sobrang hirap kasi sa Maynila, sobrang hirap ng ano ng buhay sa Maynila, yung inaakala natin na tangina ng Manila boy. Tapos na talaga mga Manila boy, tapos ay parang laki ng pera nito, ganyan. Buhay, sobrang hirap, tas solo ka pa. Halos din na rin ako kumakain ng kasi kumbaga in short naman, kinuwento ko lang 'yun. Kumbaga in short ay parang lahat ng sacrifice na 'yon, akala ko hanggang doon lang ako. Kumbaga lahat ng sacrifice na yun ay pinalitan ng ano, ng sobrang ginhawa. Kumbaga sobrang ginhawang sitwasyon. Kumbaga ito na ngayon. Kumbaga ngayon, lahat ng mga gusto ko noon, nagagawa ko na ngayon. Kumbaga yung mga hindi ko kayang i-afford noon, kahit naman hindi malalaking bagay, hindi mamahaling bagay, na-afford ko ngayon. So yun lang, yun yung nagbago sa akin. Kumbaga parang mas natuto ko, tapos ay mas naging maginhawa ako ngayon, yun, sa likod ng maraming sakripisyo. And next, parang Jawin. Aussie, parang Jawin. Sa akin yung ngayon, pero maginhawa din naman yung buhay namin dati. Kasi, wala akong alam nun eh. Bata eh, siyempre, feeling ano lang. Tama po lang kami ng pansin kanto sa bahay nila. Sabo! Yo! Next, give it up for! Engineer Mason Abella! Aussie, yeah! Sige. Back to Jawin. Yeah.
Yun. Yeah. Ah, masarap yung buhay ng bata kasi wala kang iniintindi. Pero okay din naman ngayon kasi natanda na tayo eh. Mm-hmm. Yung kasing bata, ano, masarap yung buhay ng paglalaro ka lang sa lansangan. Mm-hmm. Wala kang alam mo yan. Wala kang problema talaga. Kumain ka na! Oo. Galito ka! Bumili ka ng ula mo! Hindi na yan! Lalo mo lang ang bahay, makikipagalitan lang. Masarap din mamobil kasi. Pinakamagandang parte ng buhay mo. Mga dinangungupit dyan, ako. Yeah. Ang boring na. Pakikinig ng bata niyo. Pinig mo nga wala na, iya. Minsan lang yun sa bata. Bata naman siguro lang. Ako, nangungupit din ako yun. Tuloy, dadaan talaga tayo sa mga part na ganyan. Mga batang 90s nga kami. Yeah. Ngayon. Tapos, hindi ko din naman agad na nasap yung masarap na ano, buhay. Parang proseso by proseso lang din. Naging designer ako ng ano, inuuna ko naging trabaho din. Simple swag, ano? Hindi naman ano, ano lang, hindi ko alam. Pero alam ko parang nagsali ka sa competition ng simple swag. Yeah, yeah, yeah. Nag-illustrate ako dati. Kasi hindi nga ako makahingi ng mga ano, pambili ko dati, pang gastos. Mm. Gumawa ko ng paraan. Nag-stop nga ako eh. Pagka-graduate ko ng... Back to you, Javel. Mura lang naman bentahan nun, kumbaga, pampalakas lang sa mga gastusin na gusto mo, iwas din hingi sa magulang, kasi di tayo makahingi. Bakit? So yun, naging tattoo artist, dancer, yan. Hanggang sa ngayon naging ganito, na hindi rin naman, hindi ko naman in-expect na magiging ganito kasi, akala ko dati focus na talaga ako sa pagiging tattoo artist na nun. Hindi ko na, nakahiwa na hiwalay natin kami magka-agrupo nun eh. Tapos ay, yung mga natambay sa bahay nun, bilang na lang din. Eto, kami mga na dito lang din. Sina Mason, sama-sama lang din kami nandito sa bahay na yun. Kasi nakaiwalay na ako sa pamilya nun eh. Independent na ako nun. Yo! Ilan taon ka na nga ba din bago naging independent ka? Teka. Mga 18. 18 Hindi lagi tayo masaya lagi, ganun. Nagpinagdaanan din tayo na mabigat. Pero kailangan natin bumangon pag dumaan tayo sa pagkagay na ganun. Yeah. Tama! Osi, 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 get! Baka mawala. Kaya ma, kung sa akin, pipiliin ko naman, okay naman parehas yung buong pamumuhay. Pero sa pag-iisip, gusto ko yun ngayon kasi mas madami ako natututunan habang natanda tayo. Kaya, next! Si me, parang wala na akong sasabihin. Meron. Anong sinabi mo ulit? Experience. Yung tungkol sa mga, nung pagkabata. Oo, yung sana yun, yung bago sa ngayon. Sa akin naman, sobrang dami. Hindi ko rin mabilang eh. Parang deck ng baraha. Yeah. Basta dumaan kami sa pagnanakaw ng saging. Oo, nakitaan ng saging, no, kabataan, mga ganong style. Tapos, simula nung kabataan, dito ako nag-aral, tapos nag-ibang bayan tayo eh. Kumbaga nakadanas ng up, bumugso pa down. Mm-hmm. Parang ganun. Tapos, sa kahiligan kong
Hindi hilig eh, takaw na eh. Katakawan ko magsugal. So, totoo sila, puta. Basta, ano ba? Hanggang sa ngayon, kinuha nga ako nila. Mm. Paring Jawil at paring Mason. Kinila. Mm. Yan. Ito mo naman, Mason. Angat, hanggang sa mga ngayon talagang, kung hindi ako nakuha ay sa PBB house. Talagang malupit. Malupit ang dadanasin. And that's all. Naubusan na si Owen. Naubusan na ako. Osi, gen. Ay, si Mason na lang, si Mason. Huwag mo na, buddy. Ano yung nabago sa'yo kumpara noon sa ngayon? Nabago. Kung mm. Parang pagbabago sa'yo? Wala. May din pa din tayo. Bukod sa kulay. Ano ba? Bukod sa kulay. Pagbabago mula noon na. Ito ako. Okay. Compare noon. Compare noon. Ngayon. Diba, siguro ano, naging mature enough tayo na harapin ang mga problema ngayon. Yeah. Tsaka naging... Naging mature enough para mag-desisyon para sa sarili. Sarili. Yeah. Ano pa ba? Tsaka ano, siguro yung mga kalokohan natin ay wala na. Kasi... Laos na. Hindi naman siya laos. Alam mo na yung takbo ng buhay. Oo. Tapos na. Bawalin pa. Panjing-panjing lang. Kumbaga sa bus trip ay nalampasan mo na yung ano. Sabi nga ni Sak Maestro eh, sa paglalakbay ng buhay, bawal ang mainip. Dahil medyo may kalayuan yung destinasyon. Kaya iwasan ang maidlip. Ito yung pagpatungo sa pagbabago. Magkakaiba man tayo ng trip, sabay-sabay nating abutin yung change para yeah. Bumibiyahe ka lang sa jeep. 5, 6, 7, 8 Osi, get Osi, get Back to Mesa Back to you! Mesa? Yung mga kumay commercial syempre tao. Siguro ano yung ano pa? Yung pagdating sa... Saan ba? Pagdating sa panahon na ngayon, yung ngayon, na hindi naman kayang-kaya mo na ang sarili mo. Bagay at least ay nakaahon ka, may napapatunayan ka na yung mga noong mga pangarap mo ay yung isa-isa na. Isa-isa mo nang natutunan. Yeah! Kaya patuloy lang. Hanggat may isang naniniwala, magpatuloy ka! Yan! Ay, teka, isa pa! Go! Yung na iyong nagawa na iniisip mo sana hindi mo na lang ginawa yun. Mm. Kasi naging malaking epekto sa buhay mo. Yeah. Simulan natin, Kai. Okay. Bye-bye. See you again. Pag-alas ulit eh. Yung sa nanay ko talaga, yung ano, nag-uwi kasi ako sa bahay, galing ako din sa ibaba. Nandun yung, kasi gustong, wala nga kasama yung nanay ko, yung sakit na yun. Saan natutulog yung sa akin. Parang may ano dyan, yung sopa, nakaway parehas, grabe. Nandito yung nanay ko, nandito ako. Tulugan na nun. Nandun kasi nun sa bahay yung si Nice. Sa kwarto siya natulog, din pinapatulog ako nung nanay ko sa labas, rati daw kami. Parang unang tinatanggi ako, dito na ako, sabi ko, parang kayo ako. Then, nagalit pa ako nung pinilit ako, Pero doon pa rin naman ako natulog. Nung natulog na, at siguro mga 3 or 4 na madaling araw, tinatawag ako nung nanay, pinigising ako.
Hindi na kasi nakakalakad eh. Hindi na, ano, tinawag na. Nagalit ako kasi ginigising ako. Tapos, kasi may sinabi sa akin na, ano, ibangon ko daw siya kasi hindi daw siya makahinga. Parang nahihirapan ako humingi, kasi sumisigip ko din. Nagalit ako. Okay. Parang tulog ako sa, parang nasa ilip ko. Kaya mo na yan, parang dagon. Parang basta ibang utak pa nun, siyempre, parang medyo bata pa ako nun. Then, binangon ko naman, binangon ko. Parang yun, medyo nagalit lang ako nung, ano, kasi nagising ako. Then, after mga ilang days, yun, tas nawala na yung nanay ko nun. Na, ano, naisip ko nung nawala na. Saka ko pa lang, bakit saka ko pa lang naisip nung nawala na. Na parang nanginapakitay ko, putang parang hindi mo wala sa isip ko na bakit ko nagawa sa magulang ko, sa nanay ko. Ang nanay ko yun, ibabangon ko lang, gigising lang ako. Tapos nagalit pa ako. Tapos ano yung ngayon, na nagsisisi ako. Na tama nga yung sinabi talaga nung nanay ko na ang huli, nasa huli, ang pagsisisi. Then yun, hanggang ngayon ba, di alala ko yun. Na ganun yung ginawa ko. Nagsisisi ako na sobrang hindi mo wala sa utak ko. And, ayan, ganun sa'yo. Pare mo ako naman, katulad nun sa ano ko, sa pag-aaral, hindi ko masyadong sineryoso nitong mga nakaraang taon. Tadhana na ata na lagi akong pang last minute eh. Kumbaga eh dapat ngayon kung hindi ko na seryoso ngayon, hindi ako makagraduate. And then, tsaka pinakang sasugal din eh. Sobrang naka-addigan ko sa na sobrang laking apekto sa akin. Basta sobrang baon. Yun na yun. 5 6 7 8 kahit yung isang magdi, maling basisyon. Yung ano na lang. Sa sarili mo, experience mo sa iba. Kapag nagawa mong pinagsisisiyan mo hanggang ngayon, wala akong maisip eh. Na yung ginawa ko na pinagsisisiyan, pero hindi naman pinagsisisiyan na ano. Parang lahat naman natin ng condition mo, okay sa iyo. Oo, ganun ganun. Bagay, natuto lang. Kaya wala akong maisip na yung ganun. Ibig sabihin na hindi ka tumara sa ganun mga point na wala kang bang inabilis. Parang talagang sinisi mo sarili mo. Ah, wala. Ano. Kung bagay ito, ba't pala hindi ko na lang tumara sa ganun. Wala ito si Paring Dos. Paring Judy! Ako na? Oo. Sa'yo na! Sa akin ay wala akong pinagsisisiyan sa mga ginawa ko. Bagay, ginawa ko naman yun eh. Yung bagay yung mga meron man akong mga ang tawag yun lang. Nagawang mali sa mga pasensya na mga tao lang. Kasi sa magulang ko din, dahil ako'y pasaway din. Sa ako'y pinag-aaral ay tumagal. Hindi na napagal siya matagal. Eh. Matagal ka na sa expert, matagal ka pa din sa atin. Tama na. Tama na, 2 years lang. Nangyari na agad. Yun, tapos ngayon, yung mga nangyayari sa akin, laging ako'y nagte-thank you kasi ako'y napapunta sa ganito. Yun, salamat. Bless. God's plan yun eh. God's lagay ka sa right way. Yes. 5, 6, 7, 8! Friends. T-O-C-O-C, yeah. Yes, ako kita eh. Come on baby, come with me. Parang gusto mo sa'yo isang buo eh. Nalimutan ko na ito yung sabihin ko. Sabi na lahat nila. Hindi, nag-iipon. Nag-iipon lang.
Ayun, sa akin naman, ano, malaki kong pinagsisisihan na na-apekto sa akin hanggang ngayon ay pares kami ni Paring Box. Yes. Yung sa magulang. Lalo yung sa mama ko. Kasi, noong time na may sakit si mama, parang hindi ako ano eh, parang hindi ako ganun ka-active na nag-aalaga sa kanya. Kasi may pasok ako, ganyan. Pero yung gabi na time na dapat ay nasa bahay lang ako, yun yung time na nag-ano ako. Kumbaga yung parang mga nasa inuman, diba, mas pinipili ko yun. Para sa akin naman kasi, ayoko kasi nakikitang nahihirapan yung ano, yung nanay ko, yung magulang ko. Kumbaga parang nahihirapan yung magulang ko, parang mas nahihirapan ako pag nakikita ko sila. Tapos yun, eh nung mga time na malala na si mama, eh yun yung ano, yun yung time na parang lumalala na rin yung sitwasyon ko na parang mas gusto ko talaga sa labas. Yeah, parang nilabing pantalo. Parang mas gusto ko sa labas. Yung parang mas gusto kong magliwaliw, magwalwal. Kasi parang doon ko nalilimutan yung problema eh. Tapos yung pala, naisip ko parang nung nawala na nga si mama, parang yun yung pinaka naisip ko na parang mali pala lahat ng ginawa kong yun. Na kaya ako nagwawalwal kasi para hindi ko makita si mama na nahihirapan. Dapat pala, yung sitwasyon na yun, dapat mas nandun ako kasi mas kailangan ako ng nanay ko. Kumbaga parang naisip ko lang kasi nung sarili ko. Kumbaga ayoko nahihirapan yung sarili ko pero yung pala doble pala yung paghihirap ng nanay ko. Oo, tama. Kumbaga yun kasi yun naman yung pinagsisihan ko, yung wala ako nung mga times na kailangan ako ng mama ko. Yun. Yun lang naman. Tapos hanggang ngayon yung parang sinisisi ko pa rin naman yung sarili ko. Yun sa pagkawala ng mama ko. Pero hindi naman ako yung may gawa kung bakit nawala yung mama ko. Kumbaga syempre may sakit na rin kasi si mama. Kumbaga parang wala ako dun nung mga time na kailangan ako ng mama. Yun lang. Yun lang naman. 5, 6, 7, 8. Osi. Parang Mason. Yung ano, nagsisisihan ko yung, ano ba? Yung nangyari sa akin na 5 years ago. Oo nga, 5 years ago. Yung nagmabuting loob pa ako doon sa isang tropa. Magandang loob pa ako para iatin sa kanila. Kasi nga lasing na. Kaso, yun niya. Na-accidente pa na naging cause ng pagkawalaan niya. Yung pinagsisiyan pa hanggang ngayon. Na hanggang ngayon, ay hindi pa rin nagpaparamdam na. Kaya, hindi ko alam kung okay pa sa kanya, kung ano na bang, ano yung lagay niya doon. Basta yun, yung pinagsisiyan ko sa mga buhay. So, nalito pa yung mga words sa katawag niya. Hindi pa lahat. Hmm. Walang labis, walang kulang. Yeah. Pumbo, wala. First time lang namin natin itong ginawa. First time lang namin ginawa. At ngayon lang ako nakasama sa vlog. Yeah. First time lang din yung Moy dito. Yes. Unang ano, balik sa vlog. First vlog, second day dito. Yes, second day. Pero biruin mo, di ba? Meron pa ng mga kwentong hindi pa natin napapag-usapan sa inuman natin. Yes. Na ngayon lang natin na bubuksan. Yeah. Alam mo, sa inuman lang lagi may kwento. Oo. Oh. Minsan kasi para mas magandang may hinaharap ka na tamang panahon para ilabas mo. Yeah. Siguro ito yun. Yeah. This is the right place. Ano pa? This is the right time. It is showtime! Anong pinakang nagawa mo kalokohan sa buong buhay mo? Yan. Pinakang epic na kalokohan. Ay kanina ka umiyak. Sige, ikaw na nga. Ay, tatanong ko pa pala muna. Kasi bakit muna ulit. Kumbaga, linawin lang tanong. Kumbaga, ano yung most epic na nagawa mo sa buhay mo? Paring Box. Most epic? Sige, ako. Meron ako. Ako na lang. Sige, ikaw muna. Sige. Kaso, bastos to. Kaso. Sige, ayos. Wala yung podcast naman tayo. Yung ano. Yung, siyempre, bata-bata pa.
Hindi nakatira po kami sa Del Torre. Bye-bye. First year? Ganun. Tapos ay, hindi, trip-trip lang, ano? Yung PR, sabi ko, tagal yung sinili ko sabi ko naman. 'yan. Sabay delete, titingnan na lang sa recently delete pag game na ulit. Kami pili mo na pabagsak sa sa pangit na istorya. Basta sino nga, kaya nga epic. Sila na ako kasi ano eh. Nung pagkabas dyan, ako na ako. Ang ito! Ang masama doon. Eto yung ako na pumanyo, no? Nagkaroon din ako. Roll the dice. Alam ko yun lang yung malayan na siya din ba may bangungot din ba? Ano, real life boomerang. Bumabalik-balik. Pagkat, oh? Magsusugal dati eh, ikaka-dice. Kanaawan mag-dice ano? Ano ako, hindi naman dahil sa hawakan ko. Yeah! Ito naman, ano? Nung ako'y high school, ako pa'y tamad pumasok at kung ano mga klase ko'y, ano? Mga... hindi ko trip. Sabi ko, computer na lang ako. Kasi pag minsan ako'y nag-computer, baka nasa bilyara naman, o kay karang-kara. Kasi sa karang-kara ko, ako'y dinapasok, sabi ni nanay, Papi, si Jung di sundan mo pa school. Hindi ko sinundan ni tatay. Hindi ko alam sinusundan na pala ako. Pagdating ko yung ako din, nasa Skyway, karang-kara. Ayaw kayo yung tiyada na, nakakarami na ako. Kalabo kayo mga magta-tricycle. Tapos ibig lang may tumaya sa akin. Sabi, yes, kita. Kaya na, tuto. Alam pala. Oo, hindi ka natin sa taas eh. Tao. Patay, teha, teha. Puta si tatay. Tatay! Paka uwi! Uwi ako eh. Puta ang ilang yan. Ako naman ay, nung ako'y high school. Yun ay, ano ang tawag dun sa, yung high unang, week. Hindi ba, yung unang. Orientation. Yung pinakauna, yung parang, halimbawa, freshman ka. Acceptance. O, parang ganun, parang ganun. E di, kami, basta kagulo na dun sa ano, eh nagbabatuan ng lobo. Eh ako may water gun. Ay di ako namumusit ano. Ay yung isang pinupusit na tropa ko, tumakbo. Pag ano, pagkalingon ko ay, nandun pa pare. Yung sister namin, papusit kami sa doon ko lang nalaman ng pala short hair pare. Naka pang army cut. Ganun pala, ay di ah, tawag ako sa office. Unang araw pala, eviction night na agad. Hello, Wina. Oh, kasi ako pinag-solo nun sa kwarto dahil ako, siyempre, mabait ako eh. Solo ako sa kwarto, pero dapat yung dalawahan. Dalawahan. No, ay, solo ako sa kwarto, wala akong magawa. Ay, walang signal. Apuntangos. Ang ginawa kayo, binuksan ko yung pinto. Pinagkakato ko lahat. Tat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 
Magalit. Tatatatatatap. Sabay paasok ako dun sa kwarto ko. Putang ina. Eh di wala akong magawa. No, walang nagising. Bukas ko ulit. Tatatatatatatap. Ah, bigla may nagbubukas ng pinto. Pasok ko yung isa. Ah! Nabuksan ko. Ang gulat yun. May. Sabi. Huwag kang maingay. Padikin nung tsaba ko yun, dalawang mga klase, yung pinasuhan ko nga ng kwarto. Sabi, ita na, tayo mga nga to, bilisan nyo ha. Punta kami, ikot kami sa kabila. Sila dun, ako dito, siyempre magulang. May lang itatakbo ha. Dito yung pagkatakbo ko na arena, pasok ulit ako. Ay, nagising nga yung isa namin prof. Sabi, ay, huwag kang maingay ha. Sabi, may pag tinanong, pagkatokay. Lance, sabi mo wala ako. Wala daw po dito si Han, sabi lang! Sapu-sapu ko eh! Paakantama eh! Sabi! Ay! Yun, nangyari! Oo, oh, tapos nung pinakamaga, nung kakausapin ako nung madre, edi ako'y liligo. Ay, wala akong dalang towel, buddy. Kaklasik ko yun. Yung kaklasik kong iniraman ng towel ay si Mirai. Yun, kumbaga si Mirai. Iniraman ko ng towel, sabi ko, pera ba ako? At yun ay, kasi yung tatay na child dito na nai-tropa ko talaga. Sabi, pero nga ako, oh, tanga ka, wala akong gagamitin. Ako muna! Sabi ko, magkaganong ko eh. Kuha ko, ano? Ay di, tapos na ako maligo. Eh, siya maliligo na. Pumasok sa kwarto. Doon sa mismong ano. Ay, bigla labas yung ni Mirai. Eh, nandun yung madre mismo. Anong ginagawa mo dyan? Sabi, anong ginagawa mo dyan sa kwarto niyan? Sabi, oh, sister, yung po hiniram ko lang yung tawel. Ah, hindi. Pumunta ka dun sa, ano, sa chapel. Pumunta ka. Ang punta, pinagdasal naman ako eh. Sabi, ikaw talaga ha? Uuwi ka na ngayon. Sabi, uuwi ka na ngayon. I-explain kita, sabi. So, tayo, yung mga nangyari sa akin. 5, 6, 7, 8. Osi, yeah. And I'm gonna wake up with me. Sino next? Ako naman. Yeah. Ito naman ay ano, about Ilas ko pa'y. Ay, open. Nagbabay kami. Ang story ng smooth ba? Baby, ito na. Kasi yun ay kung bakit nag-absent. Ito na yung buddy. Nag-iinom kasi kami kina Roy nun. Ako, marami kami nun, marami. Shoutout sa'yo, Roy, buddy. Nag-iinom kami na di, may, ano na, mga 2 na nun ito. Ano kasi nun, kaya nag-inom kami nun, hindi kasi kami kasama sa JS nun. High school life na. Hindi, inom-inom kami din na Roy, kaya pa nun. Tapos na yung iniinom, nagkaakitan pa ulit, bumili. Tsaka bumili din ng alak, bumili ng pulutan. Then, yung pulutan naman, kinuha namin, kina-ego. Eh di, dapat ang palang bibili nun, si Tasok, tsaka si Estong. Eh, ako, siyempre, lasing na, gusto ko magpalino, bike. Sige, ako na. Sumama si Ego. Hindi, yan na. Pagpunta kami muna ka na Ego, kumuha kami ng egg ni Ego. Di pagka-uwa namin, di pa alis namin, daan naman kami ng tindahan, bumili kami lang ba nun. Di pabalik na kami nun. Nakaangkas si Ego, ako ang driver. Habang kami malapit na sa ospital nun, yung may malaking puno, di ba? Ospital sa may kaya, mas may malaking puno. Pagkalampas, nabilis na kasi kami nung nandito pala sa may sanctuary, sabi ko, Ego, buddy, nabilis tayo, baba. Hindi, bumaba. Pinepreno ko na, ano, lalong bumibilis kasi luso nga, di ba? Hindi, pagkalampas nung puno, ng malaking puno, sabi ko, Ego, baba. Nakaangkas sa akin si Ego kasi may plastic doon sa manubela, yung mga itlog tsaka yung lamban. Pagkababa ni Ego, sabi, Ego, baba, pagkababa. Pinaangat, hindi yung babang ano talaga yung pantay. Ang ginawa, nakahawak sa baligat ko din. Pinaangat ako. Then pagkano ko, boom, blackout na ako, hindi ko na alam na nangyari. Kasi puro dugo na ako. Tapos ako lulang-lula na niyo, parang wala sa sarili. Then, pagtingin ko, oh no, absent na siya. Then,
natuturo naman yun, buddy, kasi may pasta. Ano, tatlo yun, tatlo. Kasi yung isa, wala na talaga pinabunit ko. Then, may natuturo parang, parang ngipin ng pating, biyak-biyak talaga. Wala naman siyempre, wala naman kaming pera, ganun kadami. Kailangan ko nang patanggal, pabunit. Dapat, bala ko pa, anong tawag din? Jacket. Yun, yung ganun. Kaso wala, kailangan tayo. Ayun. History na. Pero ba, pagkadating ko pa nun, sa kanila, sabi ko, pagkadating ko na gano'n, Earth, tapos na, Amas. Siyempre, wala na eh, mga absent na, may singaw na. Amas. Yun, history na. Grabe pala pinagdaanan yan. Yung kasi sabi ko, baba, pinahangat ako, walang friend yung bike. Ismot. Ismot nga pala. Ismot. Yun pala yun. Bumira. Oo, oh, isibisin mo. Parang isa. Hindi pa na-emic, natatawa na ibig sabihin. Osi. Hindi na lang ako magbawang ito ng pangalan. Hindi na lang kasi... Hindi pwede. Bakit naman? Hindi pwede kamigyan yung pangalan. Okay. No, hindi pala siya. Yun! Shout out! Sa 4,000 viewers. Welcome sa podcast namin. Welcome. Ang title ng epic na ito ay... Bangungot. At saka yung dalawang kasama sa orto. Siyempre, tulugan na, lasing na eh. Hindi ba naririnig na kaya't set ako ba, Yui? Pero tinasasak. Ako, style lang ako na nagtutulog-tulugan. Tapos... May tik-tik at saka may wak-wak. Aba. Sabi nung tik-tik. Ang sabi nung wak-wak ay wak-wak. Oh, yan. At nang malaman-laman. Anong gumagalaw mo na sa tik-tik? Hindi ko. Ang akala nila ay ako'y tulog na. At ako hindi nagalaw eh. Ang hindi nila alam. Nagising pa. May nagmamasid sa tabi katulad ni Lando. Lando. At ang pinakang bangungot dun ay may nakita ako na galing dun sa tik-tik. At ito ay parang swing. Yan. At hindi ko malilimutan yun ay nung ikinuwento ko na saan niya. Yan. Ang bangungot ng buhay ko. Yan. Tik-tik at wak-wak. Grabe naman yung tik-tik. At ang lakad pa niya ay... Tik-tik! Ay yung wak-wak, paano lakad? Wak-wak! Ano na eh? Siyempre, second year high school, normal na tayo na meron na tayong mga crush. Yes, yun. Sa isang klase, may mga crush-crush na tayo. Every room. Kumbaga, meron na tayong mga dahilan kung bakit tayo pumapasok na matanggap. Bakit hindi umabsent? May isang time na nag-recess kami. Siyempre, recess yun, mga 9 a.m. yun. Nag-recess kami,
Tapos, yung palang kinain ko na parang munde, parang mamansya, parang pabulok na. So, eto kinain ko parang hindi ko alam. Tapos, nung siguro ang out namin nun ay 12:15 ata yun. Tapos, 11 pa lang, kumukulo na yung tiyang ko. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! No, 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 no. Ayun. Eto yun, kumukulo na yung tiyang ko. So, simula 11 hanggang 12:15, kailangan kong tiisin yun. Kasi 12:15 pa open ang gate. Yes. Para makauwi. Eh, nung mga siguro mga 12 na, yung mga konting minuto na lang, ay iuuwi na. Siguro mga 12 na, sobrang pagtitiis ko, hindi ko na natiis. Hindi mo na kayanan. Sabi ko, kasi ayoko kasing tumain sa banyo sa may gymnasium. Kasi nga, syempre, kumbaga nakakahiya. Yung 12 o'clock na yon na hindi ko na kayang tiisin, nagdesisyon na ako pumunta doon. So pagpunta ko doon sa gymnasium, sobrang abot na ako. Nalabas na yung leeg. Nakagata na. Tapos nandun na ako sa mismong pinto ng banyo. Nasa mismong pinto na ako ng banyo. Ay, sumabog. Sumabog na siya. Sumabog na siya. Oh no! Medyo pitid yung pantalon ko noon. E di nangyari, punta ko sa banyo. Labaong brief. Ang pinalabaong brief ay yung galing pa sa ano, parang yung... Tira-tira sabon? Hindi naman tira-tira sabon. Pinalabaong brief ay yung bang... Parang bang pinagtuluan lang ng ulan sa ano ng pintura. Oh. Yun sa bote ng pintura. Yung tubig. Yun ang pinalabaong. Wala pa rin. Tapos pagtingin ko sa pantalon ko, meron pa rin. Kumbaga, lumabas na talaga sa brief. Ayun, umuwi ako nun. 12:15. Ay hindi, bago pa ako umuwi nun, siyempre, siksikan nga sa gate, 12:15. Kasi magbubukas ang gate kasi lahat nun ay labasan na. Eh doon sa gate na yun, hindi pa ako makalabas talaga. Kasi nandun lang ako sa may guardhouse, sa may pinakantabi. Ayoko lumapit sa mga klase ko kasi baka maamoy. Maamoy yun eh. Kumbaga siyempre, di naglabasan na sila. Tapos mga pakalhati na, ako yung may sequin na doon ako sa may guardhouse dumaan. Pagdaan ko doon, pag tricycle ko, pumunta ako doon sa may... Lagpas pa ng kina Rendel. Lagpas pa doon para makasakay ako, nang solo lang ako. Pagsakay ko nang solo doon, di solo-solo ako, kampante na ako. Pagdating doon sa may kina... Yung bang likuan papunta kay Mami Dick? Yung likuan. May sumakay, pare. Sumakay ay sa katabi ko pa mismo. Yung crush mo? Hindi ko crush. Hindi ko crush. Pero matanda naman yun, baba. Hindi nakalang mo sa bingo. Ay, sigurado yung nakakalangkap yun kasi tumitingin-tingin siya sa akin eh. Kumbaga syempre, minahamay na siya, kumbaga parang naninigil. Paano yung tingin? Paano yung tingin? Kumbaga parang nagano na lang ba? Ano yung ilong nagano? Yung paano yung ilong nagano? Hindi naman. Kumbaga parang natingin-tingin siya. Hindi naman yun. Kumbaga alam na sa sarili ko, syempre ikaw naman, may tahi ka sa po, tamang hinala ka na. Na pag lumingon to, ibig sabihin na, amoy niya. Pagpunta ko pa sa bahay. Parang dito ako sa... Hindi naman, wala na naman kasi nakatae na ako nun. Eh pagpunta ko sa bahay, laba ko yung buong pants ko. Eh wala akong susuot yung pants nun. Hindi na ako pumasok ng hapon nun. So yun yung pinakang epic kong nangyari sa akin. Dapat ay nag-style ka na. Dapat nung tinitingnan ka matanda, dapat siya. Dapat pala ka naman, crush mo ba ako? Hindi, amoy tae ka. Grabe. Hindi ko rin malilimutan talaga yun. Taka na may crush na ako nun, tas napatay pa ako. Sige, Jelan. Osi, yeah. I'm a baby, come with me. Sobra! Ano to? Future go. Binagay ko lang, binagay. Ice cream. Mas masaya. Tinry lang din naman namin ngayon. So parang naging okay naman siya. So next time ulit guys. So ulit tayo ng second episode ba yun? Second episode. Yan. Ito ang episode 1 sa season 1. Yeah. Let's go. Icon X Family go. Podcast episode 1 in season 1. Yeah. Muli po, ito po si Mason Abelia, Jal Ramos, Daniel Shai,
June Di Antona, Fiel Daba, Lucky Bakay, at kami ang... Bandang Pamahi, Iconex Family!